Uy, Mari, nag-almusal ka na ba? Di pa nga eh. Gusto mo tong burger? Naku, Mari. Galing natin, Omarte. Ano balin? Hindi burger yan. Pastillas yan. What? Pero pinagmukhang burger. It's a prank. Cute, no? Wow! Talaga ba? Pero ang ganda nga. Oh, di ba mukhang totoo talaga? As in, na maliit lang. Ang ganda. Ang mga cute na decorated pastillas sa ito naman, ang ibibida ni Eat Girl Love para ipakita sa atin kung paano ba yung ginagawa. Oh, yes. Pero love, kung may personal design ako na gustong ipagawa, pwede rin ba? Siyempre, pwedeng-pwede. Kung meron kayong gustong design, ibigay niyo lang po yung pek or itsura ng gusto niyong ipagawa sa kanila. At kakayanin po nila yan, mga kapuso. Ang pinakamaganda doon, naku, yung price nila, hindi po magbabago. Yun pa rin. Isa po ang pastillas sa mga Pinoy panghimagas na napakadaling gawin. Pero ito, aba, iba rin po yung sayang hatid ng sarap nito, mga kapuso. Pero siguradong masasaya po kayo dahil ito po natampuan naming pastillas, hindi lang basta pastillas. Dahil may iba't iba po silang cute na mga design na pwede niyo pong pagpilian. Ito po ang mga decorated pastillas nila. May dagdag palamuti, mga kapuso, at may dagdag palamuti sa inyo mga pitaka. Pwede niyo po yung pagkakitaan ng mga kapuso. At para patutuhanan yun, mga kasama natin this morning, si Miss Cindy Torres, ang owner po ng Pastillas Business na ito. Good morning, Cindy! Good morning, Miss Love! Ayun na, ito na, Miss Cindy. Gagawin natin burger tilia. Yes. Taray, burger tilia. Mites po yan, ha? Pastillas na mukhang burger lang, mga kapuso. Cindy, paano yung first step ng paggawa niyo nito? Ang una po nating ilalagay is yung powdered milk. Okay. Condensed milk. Ayun pa, isang milk pa. Yes. Wow! So, ayan. So, halo na din po natin lahat ng iba pang ingredients. Uh-huh. Food coloring. Uh-huh. And then, strawberry flavor. Dahil Lord. Pink yung ating dough po. Okay. Pastillas dough. And then, butter. Butter na. So, one scoop lang. Okay. Ayan. Okay. And then, add lang tayo ng caramel. Aray, dagdag lasa. Yes, caramel sauce. Ang ganda! Okay. And then you just mix it. Yes po. Okay. So, imi-mix lang po natin siya. Ayan. Ayun. So, mix lang siya natin ng mix hanggang mamaya mabubuo po ito na parang dough po. So, pag nabuo na yan, magiging ganito na ang itsura niya. Yes. So, magka-cut tayo dito. Okay. So, ika-cut natin siya for example. So, ayan, bibilugin na po siya. So, para maging burger buns po siya, i-flatten lang po natin. Yeah. Ayan, cute! So, ayan. So, i-flatten lang natin siya. Okay. Siyempre, hindi kumpleto ang burger kapag wala po tayong keso. Cheese. Yes. Ang taray. So, ayan. So, ganito lang yung gagawin natin keso. Sa green natin, gaganon-ganonin lang natin uh-huh. siya para magmukha siyang lettuce. Yes! So, yung mga pula-pula natin, ito yung pinaka-isa sa mga simple. Kuha lang tayong maliliit na portion. Ito yung nagsisilbi na tomato ng ating burger pastillas. Yes po. Okay, so sa burger patty, same process. Kuha po tayo sa ating pastillas do. I-press lang natin siya para magmukha siyang patty. Miss Lovely, una po natin gagawin is yung bun po. Bun. Ayan. So, followed by lettuce. Lettuce. So, ipapatong lang po natin dito, ma'am. Okay. And press ng onte para magdikit po siya. Okay. Very light lang po. Okay. And then, susundan po ng ating burger patty. Burger patty. Okay. So, press lang din pong konti. And then, followed by tomato, ma'am. Yung red pastillas natin. So, ganito lang siya, ma'am, sa mga gilid lang po. Kasi para makita. Yes, ma'am. Ilang piraso ilalagay ko so, din? So, apat po. Pwede din pong lima. Okay. So, last one, ma'am, is yung cheese natin, ma'am. Cheese. And then, yung burger buns po natin. Pasado na ba ang aking burger tilias? Yes! Ang oras na po para tikman ko ang aking ginawang burger tilias. Tikman natin. Wow. In fairness, ha? Ay! Naku, nakakalang. Ito na. Kailangan nating malaman mula kay Cindy. Okay. So, mga gustong magsimula ng business na to. Apo, ma'am. Nako, ano ba? Malaki ba ang huhugutin sa kanilang savings sa puhunan? Ilan ang magagawang pastillas o burger pastillas kaya? Magkano ibibenta at magkano ang kikita in Cindy? Okay.
sa 2,000 pesos natin, pwede po tayo makagawa ng 300 pastillas po. And pwede po natin siya ibenta sa halaga na 130 pesos po. So pwede po natin kitain yung 2,000 pesos po natin, pwedeng maging 3,000 to 3,250 pesos po. My gosh! Yes, ma'am. Ang dami rin! Bukod po sa burger, mga kapuso, meron po sila rito ng pastillas na anyong panda. Ang cute ng anyong panda. Cute, cute, cute. Meron pong pig. Nice. Meron pong chicken. At meron pong mga donuts na iba't iba rin po ang itsura. Diyos mio, beautiful. And of course, yung ating cinnamon rolls. At hindi lang yan. Dugdug po lang ito naman. Ah! May unang hirit na. May yung aid sa mga kapuso. Maraming maraming salamat, Cindy, at sa kanyang mga staff sa napakagaling na creation na ito, mga kapuso. Nako, syempre, sa kanilang mga binahaging talento and business ideas. Mga kapuso, para sa mga negosyo tips at food adventures, sabasamahan niyo po ang inyong Eat Girl, Love Anover. Dito lamang po sa inyong pambasang morning show kung saan laging una ka. Cindy, saan nga ba kundi sa Unang Hirit! Ano sa favorite ko, Mari? I think yung burger, kasi parang ang clever ng pagkagawa dun sa burger. Eh. Ang marami siyang elemento. Oo. Oh, my! Ang ganda. Pero ako gusto ko yung chicken. Yung chicken cute din. Yung panda. Lahat actually cute eh. Tapos depende sa imagination mo kung anong gagawin mo. At ito na. Pars Ivan at Mars Marie's finger heart sa itsura nitong cute pastillas. Sa lasa, kaya kamusta naman? Paki-rapid taste naman na yan. Mmm. Okay siya. Well, pastillas. Ang sarap ng meat. Ang sarap ng meat. They're eating the burger. Ang sarap ng meat. Pati yung gulay, ha? Ang sarap yung meat at yung saka yung mayonnaise. Oh, naging matamis ang mayonnaise at saka yung gulay. Mayroon ako sa pastillas, eh. Ay, perfect naman, Mars. Ay, balot mo na yan.